Narito pong News TV Quick Response Team ngayon sa Araneta Center Bus Terminal kung saan patuloy nga po ang pagdating ng mga kababayan natin na mag-uuwian sa kanilang mga probinsya. At ito po ay live na kuha dito mismo sa bus terminal. Bagamat kumpara kanina ay mas kokonti po ngayon dahil yung iba pong mga biyahe na nabutan namin kanina at nagsana mga pasero ay nakaalis na patungo sa kanilang mga probinsya. Hanggang Visayas at Mindanao po, mga bus na bumabiyahe dito at gumagrahe dito sa Araneta Center Bus Terminal. At ito nga po ay mahigpit ding binabantayan ng mga otoridad. Katunayan, maagang nag-inspeksyon dito kanina sa Araneta Center Bus Terminal ang hepe po ng Quezon City Police District na si Senior Superintendent Richard Albano para tignan kung sapat ang seguridad para sa mga pasahero dito. Abot po sa 500 Police Quezon City ang ipinakalat ngayong panahon po ng Semana Santa. Madaragdagan pa raw ito sa mga susunod na araw at pinayuhan din po ang mga pasahero na maging alerto para di masalisihan lalo't sobrang dami ng tao ngayon dito sa terminal. Padalas-sabi naman ang mag-inspeksyon ang mga taga-MTRCB dito. Layon po nila masiguro na mga pelikulang ipapalabas po sa mga bus ay rated G o PG lamang at hindi na po bababa pa rito dahil po sa mga batang pasahero. Nasitang ilang mga bus nagpalabas din ng mga pirated o downloaded na mga pelikula. Panawagan nila sa publiko sakaling makasakay ng bus na lumalabag sa panuntunan ng ahensya, mag-email daw po sa mtrcb@gmail.com o kaya i-follow ang MTRCB Gov sa Twitter para ma-report ang mga ito. Sa puntong ito po ay makakasampo muli natin si Senior Superintendent Richard Albano, ang hepe po ng Quezon City Police District, kaugnay pa rin po ng seguridad na kanilang inilatag dito. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Jiggy, at saka taga-panood. Sa ngayon po, yung pong 500 pulis, kasama na po ba dito yung mga naka-plain clothes, yung mga naka-sibilya na pulis? O, kasama na dyan, sa mga naka-plain clothes natin. Pero bukas, madadagdagan natin ulit. Ang hindi kasama dyan, yung mga nandito sa bantay bahay. Apo. Na titignan natin dito mga napupunta sa magbabakasyon na walang iiwanan na mga kasama. Opo. Paano po ang nagiging sistema dito? Nagro-ronde yung mga naka-uniforme at yung mga plain clothes. At kumusta po yung resulta po ng ganitong deployment? So far, wala pa tayong nahuhuli na nagdadala ng mga pinagbabawal. Siguro, sanay na rin itong mga mamamayan natin na talagang hindi dapat magdala dahil madedelay lang ang alis nila. Tapos bukod dyan, meron tayong bus marshal na bago umalis yung bus, ini-inspect muna yung mga ID na bus marshal. Apo, pero ang siguradong dagsa dito, ini-expect nyo mga Miyerkules pa? Oo, Miyerkules. Parami na ng parami. In fact, makakita mo nito, dumadami na ngayon. Bukas, Miyerkules, marami, magdadagdag tayo ulit. Apo, sa karanasan nyo, sa ganitong klaseng o ganito karaming deployment ng police, may mga masasamang loob pa rin na nagbabaka sakali, ano? Alam mo kasi, sa crime prevention, pag marami silang nakikita, tapos aware yung mga tao, matatakot din. Kaya ang nangyari, galing ako doon sa Commonwealth, tinitignan ko rin, baka mamaya, puro nandito tayo, sa iba naman, yung pag-kukonsentretan nila. Opo, opo. At kayo po ba, anong paalala nyo sa mga kababayan natin na babiyahe po ngayong panahon ng Semana Santa? Okay. Mabuti, ganito, yung kumo, dagsang tao dito, tignan lang natin at... Katulad nung nahuli natin noon na pickpockets, kung meron kayong cellphone, meron kayong wallet, ilagay mo sa bulsa mo, ilagay mo na rin yung kamay mo. At sigurado hindi kukunin. Sa mga bahay naman, yung magbabakasyon, i-secure nyo mabuti yung bahay nyo, i-abili nyo yung bahay nyo sa kapitbahay. Pwede rin sa barangay tanod, o kaya sa mga police station na sasakop sa inyo. Kahit papano may tumitingin, ano po? Oo. Tapos huwag nyo kakalimutan, pag may problema, yung 117, tumawag lang kayo, kaya yung PNP text 2920. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Sige. Senior Superintendent Richard Albano po, ang Director ng Quezon City Police District.